Guys, good morning. Welcome to my channel again. Nandito na naman ako guys para magbigay sa inyo ng tip kung paano palitan ang brake lining sa unahang gulong ng bus. Guys, importante ito lalo na sa mga hindi pa alam kung paano magpalit ng brake liner. Panoorin nyo lang to guys. Tara na guys. Guys, ang unang gawin po natin para matanggal yung gulong, lalagyan natin ng jack. Kasi malaking truck to or bus to, kailangan dalawa guys para safety tayo. Kaya yung isa kinabit na, ang isa hindi pa. Maya maya yan guys, ikakabit na rin yan para safety tayo. Yan ang una nating gawin guys para matanggal natin yung gulong na yan. Pagkatapos natin madyakan guys, tatanggalin na rin natin yung cap. Yung sa taas, yan ang cap. Nagprotekta yan para hindi mapasukan ng tubig yung bearing. Pagkatapos yan guys, tatanggalin din natin yung lock, pinaka-lock dyan sa tornilyo, bolt, dyan sa bolt, para hindi rin mabasta-basta matatanggal yan kasi delikado yan pag matanggal. Yeah. Yan guys, tapos lilinisan natin para matanggal yung mga gasa-gasa bago natin tanggalin yung malaking tornilyo sa ihi. Pag matanggal na yung malaking tornilyo sa ihi guys, matatanggal na rin yung bearing nya at matatanggal na rin yan lahat. Pero bago yan guys, bago yan tatanggalin, kailangan siya aarihan yung preno para matanggal yan. Kaya kanina umikot yung gulon, aariado na yon guys, inariahan na yon. Kaya pag hindi aariado yan guys, hindi pa niaarihan yung preno, hindi siya matatanggal, hindi mabubunot yan kasi nakadikit yung training sa brake drum. Kaya kailangan talaga siya aariahan ng preno. Yan guys, tatanggalin na yung malaking tornilyo sa ihi. Tatanggalin na. Ayan guys, tanggal na. Sa ano yan, parang may washer yan. Washer yan ang washer. Yan ang nagprotekta din sa bearing. Yung pula na yan guys, yung kulay pula na yan, yan ang grasa. Bago pa yung grasa kasi hindi na anuan. Bago siguro yung palit yan, hindi pa masyadong naanuan, na dumian. Yan ang bearing. Yung ginawa yan, dalawa yan guys, iba-iba yung size niyan. Iba sa loob, iba rin sa labas, panlabas. And guys, pag ano niyan guys, pwede na siya bunutin yung ano, pwede na tanggalin yan gamit yung magkuha ka lang ng tubo. Tatanggalin mo yung gulong kasama na yung brake drum. Nakita niyo yung tornilyo guys, oh. Walong tornilyo. Yan. Yung iba niyan, yan ang tinatanggal para hindi kasama ang brake. Pero matrabaho yan guys. Yan talagang dapat yan. Para madali lang. Yan siya tinatanggal. Pinupunasan yan kasi kailangan talaga punasan yung ganyan. Madumi. Madulas pa sa kamay. Ayan guys, tanggal na. Oh. Anuan lang yan ng tubo sa ilalim ng gulong para yung gulong lalabas. Ayan, tingnan nyo. Diskarte lang guys para matanggal yan siya. Pero madali na siya matanggal. Mabigat lang talaga kaya manok pa siya. Ayan guys, yan ang brake lining na ipalit dyan. Bago yan, bagong rivets yan guys. Ang sa amin kasi guys, pinapalitan lang namin yan ng lining. Nire-rivets lang namin. Kasi masyadong magasto pag kasali yung keys niya, yung bakal niya.
Masyadong magasto yan. Kaya nire-rebates lang yan. Pag ano yan, tinatanggal yung rebates, papalitan naman ng bago. Tapos yan guys, tanggalin yung lining na luma. Pero bago mo matanggal yan, kailangan mo tanggalin yung tornilyo dyan. Yung tornilyo tsaka yung lock na parang alambre lang. Tanggalin mo yan. Yung sa taas at tsaka sa baba para matanggal yung lining. Ayan guys, hindi masyadong mahigpit yan kasi kailangan lang siya na may bolt dyan para yung lining hindi siya magplay, hindi siya lalabas, hindi siya matanggal sa kinalalagyan niya. Tsaka yung dala talaga dyan para hindi matanggal yung bolt na yan, yung parang alambre na hinaharang doon para hindi siya matanggal, hindi siya iikot. Bali, yung nang pinaka lock niya guys. Ayan guys, liligwatan lang yan kung anong makita mo dyan, tubo ba or yabi, at tatanggal na yan pag matanggal na yung isa. Guys, yun yung dalawang piston na hinawakan niya guys, oh. Yun yung dalawang piston. Sa hulihan niyan guys, yung piston niya, dalawa yung butas, dalawa yung piston. Sa baba at saka sa taas. Pero dito Jay, isa lang. Isa lang yung piston niya. Guys, tinitingnan nila yung bearing kung sira na ba o hindi. Tapos natanggal yung tornilyo ng piston. Kasi guys, tatanggalin yan kasi lalagyan niya ng pandulas, lalagyan ng rasa or yung langis. Para pag adjust, hindi siya maganit ikotin. Guys, binalik niya yung tornilyo, may langis na yun guys, adulas niya, tingnan nyo nang iba na yung kulay, hindi na siya kulay abukay na, yun yun, may itim na yung kulay, ibig sabihin may langis na yan. Side by side yan guys, kailangan mo tanggalin para pag ikot nung adjuster na yan hindi siya matigas adjustan, kailangan siya tanggalin. Ayan guys, binalik na rin yung tornilyo sa kabila, nilagyan na rin niya ng langis para madulas pag ikot ng adjuster. Ayan guys, kakabit na yung reclining na bago. Ayan. Tapos yung washer, tornilyo. Yung sinabi nyo kayo na guys, para lang mayroon siyang hindi malalaglag yung
saka hindi umiilis yung brake lining. Lagyan ng tornilyo. Saka yung lock niya na parang alambre. Ni-sprayan niyan guys ng langis para maano madulas pag lagay ng bolt. Nakamay lang yan, hindi yan pwede higpitan ng maigi. Kailangan may play lang siya na konti. Para hindi didikit yung preno. Ayan, yung tornilyo. Tsaka yung ayan ang parang alambre guys, oh. Yung nilalagay niya. Yan ang pinaka-lock dyan. Para yung tornilyo, kasi maluwag lang yan, hindi siya matatanggal. Hindi siya ikot. Kabilaan yan guys. Taas tsaka baba. Ayan yung sa taas guys. Nilagyan din niya ng ano. Kinakago-kago niya guys. Para hindi masyadong maigpit. Kailangan siya may play siya konti. Para pagkapag ng preno, pagtaas na ano, gumagalaw siya. Hindi siya na ano. Hindi siya dumidikit. Bumabalik siya kagad. Ayan guys, tapos na guys. Nalagay na yung dalawang bagong brake lining. Guys, lalagay na yung bagong bearing. Yan ang bagong bearing, oh. Yan, nilagay na guys. Kailangan mo isagad lang yan guys para smooth. Tsaka yung tornilyo masagad rin. Tsaka kailangan talaga isagad yan guys para maganda yung ikot ng ano, ng gulong. Ayan, sinagad niya guys, oh. Nartilyo lang niya. Okay, yan. Sagad na guys. Ganyan lang paglagay ng ano, ng bearing. Dalawang bearing yan guys. Yung isa panlabas. Yung bearing pala guys, may ano yan, may part kapartner yan na housing bearing. So, nandun yun sa hub. Eh, ngayon, tatanggalin nila ngayon kasi kailangan yan palitan yas guys. Kasi pares yun eh. Kasi yan, gamit na yan. Iba na yung ikot niyan. May lamat na yan. Kaya kailangan siya tanggalin. May wheel seal din yan kasama guys. Para hindi tatagas yung mga langis or yung grasa. Kaya tatanggalin nila yan guys. Matagal talaga yan tanggalin guys. Kasi ano, matigas yan eh. Matagal na yan dyan eh. Matagal kasi yan masisira. Kasi matibay yan. Ayan, tingnan mo. Namaso niya. Pero pag gumalaw yan konti guys, natanggal na yan. Sa iba kasi yan guys, iniinitan yan para madaling matanggal. Para gumalaw yung bakal. Eh, yan, hindi iniinitan. Pero natanggal yan guys. Ayan, tanggal na yata eh. Ayan, tanggal na. Wala na siya. Ang gawin yan guys, kailangan siya linisan yan. Tatanggalin yung mga lumang grasa. Tsaka palitan ng bagong grasa. Kasi yung mga grasa na yan, may mga ano na yan. May mga ano na ng bakal, yung mga kinainan ng mga siramang bearing. Bakal nandyan yan. Hindi na yan maganda guys, kailangan tatanggalin yung grasa na yan. Kaya tinatanggal yan nila. Kapalitan niya ng bagong grasa. Ito pala yung ano guys, oh. Hindi siya masyadong nakokus sa camera. Ito yung wheel seal. Yan ang wheel seal guys. Ilalagay yan dyan sa ano.
Maya. Para yung wheel seal guys, para hindi tatagas yung langis at saka hindi tatagas yung hindi mag-leak yung mga grasa. Basta linisan mo lang maigi yan, tatanggalin mo yung ano niya. Tatanggalin mo yung mga lumang grasa. Guys, nilinisan niya ng maigi guys kasi papalitan niya ng bagong grasa kasi baliwala kasi yung bagong bearing mo, bagong rack mo pag hindi mo linisan yan kasi may mga lamat na yan, may mga pinong-pinong ano na ng bakal yan. Ayan, yung pula na yan, yung grasa yan. Highlight nyo lang yung grasa. Para madaling mapasok yung housing bearing. Saka kailangan talaga yan para madulas. Madulas yung bearing. Kailangan guys, marami talaga. Kasi matagal na naman yan bago tanggalin yan. Yan ang housing bearing guys, bago yan, partner yan sa bagong bearing. Minamartilyo yan, kailangan yung martilyo kasi yan. Yan, kailangan may pasok lang yan siya guys, may pasok sa kad. May pasok niyan sa gat. Yung wheel seal naman yung ipasok dyan sa ibabaw niya. May space pa yan na konti para sa wheel seal. Mahirap guys pag ano, pagtanggal. Mas madali yung kinakabit siya. Kahit minamaso pa rin. Ayan, okay na. Lagyan ng grasa kunti sa ibabaw. Tapos yung ano na guys, yung wheel seal, sunod yan, lagay. Tapos, lagyan ng wheel seal. Wheel seal kasi guys, pag ikabit mo na, pagtatanggalin yan, nasisira kasi talaga yan. Kailangan kasi papalitan na. Ang purpose nya ngayon guys, para hindi makatagas yung grass at saka langis. Ayan, okay na guys. Malasan yung mga dumi-dumi, tatanggalin. Tapos lagyan ng bagong grasa para pag lagay sa gulong, okay na. Maya-maya niyan guys, lalagay na yan yung gulong dun sa ano. Ayan, yan na guys. Kakapit na nila. Pagkabit niyan guys, gamit ka lang ng ano, nagamit ka ng maliit na tubo tapos sabay yung diin mo dun sa paloob tsaka yung tuhod mo tsaka ano, ginagamit rin yan. Discarte lang guys pero madali naman yan. Yan mo lang, sintro mo lang yun, sintro. Pag nasintro na yung yan, ligwatin mo sa tubo papunta paloob. Ayan guys o, saglit lang. Ang sunod nyan guys, yung bearing na panlabas. Nilinisan nila ulit para sigurado talagang walang dumi. Kasi pag yung bearing na pasukan ng dumi, madaling masira. Ay
kaya guys, yun ang ginagawa. Ayan na yung biring guys, yung pula na yan, binalot siya ng grasa. Kahit yung mga ilalim yan, nilalagyan yan. Hindi mo basta-basta mano yan pag hindi kagawin yung gulong. Kailangan itulak yung gulong. Ayan, pumasok na guys. So again guys, mayroon siyang ano, parang washer siya. Para hindi matanggal yung ano, yung biring. Sunod yung malaking bolt. Ayan, malaking bolt. Sunod sa malaking bolt guys, meron yan siyang ano, parang lock na i-tap nilyo para sa ibabaw ng bolt, para yung bolt hindi basta-basta matatanggal. Kasi delikado kasi yan guys, pag matanggal yung bolt na yan, hindi matatanggal din yung gulong. Kaya unahan pa naman yan, i-disgrasya abutin yan. Kaya kailangan talaga safety, sigurado talaga yan. Tsaka yan naman guys, hindi naman tamang-tama lang na higpit na umiikot pa rin yung gulong. Kaya nyan, umiikot yung gulong. Hindi talaga higpit na higpit. Sa pag-higpitan yan, maigi guys, wala na, hindi siya iikot. Kaya yan ang purpose yung lock na inalagay niya sa sunod na yan, para hindi matatanggal yung bolt na malaki sa ihi. Tapos yan guys, kailangan mo na adjustan yung preno. Ayan guys, oh, inakabit na yun niya yung parang lock dyan sa tornilyo na malaki, para hindi basta-basta matanggal yung tornilyo nila. Sunod dyan, adjustan na yung preno guys. Yung pag-adjust ng preno guys, ang ginagawa niya guys, yan ang pahigpit. Kasi pag mag-adjust ka ng preno, kailangan higpitan ang pahis agad mo bago mo adjustan, ariyahan. Itong sa baba guys, itong pag-adjust ng preno, yan ang paluwag, yan ang paariya. Pag mag-adjust ka niyan guys, luwagan mo ng tatlo or apat. Pag umiikot niya yung gulong, hindi naman mabilis yung ikot. Ayan, yung ikot na yan guys, tama lang yan. Okay na yan. Okay guys, kinabit na rin yung ano guys, yung cup. Nakabit na yung cup. Yung cup kasi guys, yun ang purpose sa pag naulan-ulan, hindi mapasukan kagad ng tubig yung bearing. Kasi pag napasukan yung tubig yung bearing, madali siyang nasisira, kaya linalagyan ng ganun. Kaya malaking tulong din yung cup na yan. Tinutornilyo yun guys, para hindi siya basta-basta matanggal. Thank you for watching guys. Please like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga video kong bago guys. Maraming salamat, hanggang sa muli.